gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamarlo Vision Network. Ako po si Jake Virayan. Ito po ang TVNet Newsline Weekend Report. 22 sa buwan ng Enero taong 2022. Taulo na ating mga balita. Academic break idiniklara sa lahat ng pampublikong elementary at sekundaryang paaralan sa lalawigan. Dole, hinihikayat ang pribadong sektor na magkaroon ng paid isolation at quarantine leave program. At kaso ng COVID-19 sa lungsod ng Calapan, patuloy na tumataas. At sa detalye ng ating mga balita, patuloy ang pagbaba ng inflation rate ng rehiyon ng Mimaropa para sa buwan ng Setyembre at Oktubre noong taong 2021 kumpara nung nakalipas na Agosto. Base sa datos sa inilabas ng Philippine Statistics Authority Mimaropa, nangunguna pa rin ang Romblon sa may pinakamataas na inflation rate sa mga naturang buwan. Bumaba ng nasa 0.6% ang inflation rate ng Mimaropa para sa buwan ng Setyembre taong 2021 na nasa 4.2% kumpara noong Agosto na nasa 4.8% base sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority Mimaropa. Ayon sa datos ng nasabing ahensya, para sa bawat probinsya, nangunguna ang Romblon sa may pinakamataas na inflation rate na nasa 9.1% na sinundan ng Occidental Mindoro na nasa 6.4% habang ang Merinduque ay nasa 5.5%, ang Oriental Mindoro na nasa 4% at pinakahuli ang Palawan na nasa 1.9%. Samantala, base pa rin sa naitala ng PSA Mimaropa, bumaba rin ang inflation rate ng rehiyon noong buwan ng Oktubre 2021 na nasa 3.8% na kung saan nasa 0.4% ang ibinaba nito kumpara noong Setyembre. Bagamat may bahagyang pagbaba, may pinakamataas pa rin na inflation rate ang lalawigan ng Romblon na nasa 8.4%. Pangalawa ang Occidental Mindoro na nasa 5.7%, Marinduque na nasa 5.4%, Oriental Mindoro na nasa 3.7% at may pinakamababa pa rin na inflation ang Palawan na nasa 1.6%. Ang inflation ay ang pagtaas o pagbaba ng mga presyo ng ilan sa mga pangkaraniwang serbisyo at produktong binibili ng mga consumer. Kung ang inflation rate ay mas mataas sa isang partikular na panahon, ibig sabihin ang karaniwang halaga ng mga bilihin at serbisyo ay mataas rin. Nananatiling may pinakamataas na bilang ng kaso ng COVID-19 ang lalawigan ng Oriental Mindoro sa rehiyong Mimaropa na sinundan ng Occidental Mindoro at Palawan. Sa mga naitalang aktibong kaso, napag-alaman na karamihan sa mga ito ay nabibilang sa age group na 21 to 30 years old. May mild symptoms at marami rin ang naka-home quarantine. Nananatiling may pinakamataas na bilang ng kaso ng COVID-19 ang lalawigan ng Oriental Mindoro sa rehiyong Mimaropa. Sa pinakuling datos ng DOH Mimaropa as of January 18, 2022, mayroong 1,057 active cases ang rehiyon. 32,493 ang gumaling o 92.5%. 1,115 ang namatay para sa kabuuang bilang na 35,134. Sa kabuuang bilang ng 35,134, 10,684 ang naitala sa Oriental Mindoro. Pumangalawa ang Occidental Mindoro sa bilang ng 6,411. Palawan na may total cases na 5,344. Romblon, 4,794. Puerto Princesa City na may 4,088 at Marinduque na may pinakamababang bilang ng 3,814. Sa active cases ng Mimaropa na 1,052, may pinakamaraming bilang dito ang Oriental Mindoro na mayroong 534 active cases na sinundan ng Occidental Mindoro 316, Romblon 69, Marinduque na mayroong 74 at Puerto Princesa City na nakapagtala lamang ng isang aktibong kaso ng COVID-19. Base pa rin sa mga numerong naitala, 56% ng maaktibong kaso ay mga unvaccinated, habang 44% naman ay breakthrough infections na karamihan ay mula sa age group na 21 to 30 years old. Napag-alaman rin na 59% sa mga ito ay kasalukuyang naka-home quarantine o isolation, 25% ang nasa hospital at 16% ay pawang nasa temporary treatment and monitoring facility.
Para sa mga fully vaccinated, pinapayo na magpa-booster shot bilang karagdagang protection, lalo na ngayong muling tumataas ang kaso ng mga nagpa-positibo sa COVID-19. Nagpalabas na rin ang DOH ng checklist na magsisilbing gabay kung kwalipikado ka na para sa iyong ikatlong turok. Alamin natin yan sa ulat na ito. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabakuna sa buong lalawigan. Bawat bayan at munisipalidad ay masigasig na hinihikayat ang mga mamamayang magpabakuna kontra COVID-19, lalo na tumataas na naman ang kaso ng mga nagpo-positibo. Para sa mga fully vaccinated, pinapayo ang pagpapabooster shot bilang karagdagang proteksyon. Ayon sa pinakuling pahayag mula sa tanggapan ng Department of Health, hinihikayat ang lahat na magpabakuna. Ganun din ay nagdabas ang naturang kagawaran ng checklist sa mga nagnanais na magpa-booster shot. Una, kailangan lamang ay nakalipas na ang 3 buwan matapos ang primary series ng AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac o Sputnik o matapos ang 2 buwan para naman sa Janssen o Johnson & Johnson. Ikalawa, kung natapos na ang isolation period. Ikatlo, maski hindi na nagagamot, hindi na nilalagnat sa loob ng 24 oras. At ika-apat ay bumuti ng respiratory symptoms. Kung kwalipikado base sa mga binanggit na pagtitiyak, maaari na magpa-booster shot sa mga vaccination sites sa inyong lokalidad. Sa lungsod ng Calapan, base sa COVID-19 vaccination update as of January 14, 2022, nasa 199,030 na ang total doses administered, 103,863 o 101.78% na ang target na nabigyan ng bakuna, 94,831 o 92.93% ang fully vaccinated, habang tumaas na rin ang bilang sa 8,201 ang mga nabigyan ng booster dose. Patuloy ang panawagan ng pamahalaan na magpabakuna na, lalo't malapit na para sa lungsod ng Calapan na makamit ang herd immunity. Umarangkada na ang 2 araw ng bakunahan sa lalawigan sa ilalim ng idineklarang Provincial Vaccination Days, 20 at 21 ng Enero taong 2022. Sa bayang pagbabakuna contra COVID-19 sa bawat bayan at lungsod ang naganap. At layo nito na makamit ng lalawigan ang minimithing herd immunity. Nagsimula na ang sabayang pagbabakuna contra COVID-19 sa bawat bayan at lungsod sa paglulunsad ng Provincial Vaccination Days ngayong 20 hanggang 21 ng Enero. Ito ay base na rin sa ibinabang Executive Order No. 2, Series of 2022 ni Governor Yumerdito Dulor sa pakikipagtulungan sa Oriental Mindoro Medical Society, public at private doctors at mga MHO sa pangunguna na rin ng provincial government. Sa lungsod ng Calapan, isinasagawa ang Provincial Vaccination Day sa Bulwagang Panlalawigan, kung saan ang mga walk-ins ay pinapayagan. Bukas ito para sa lahat na kwalipikadong bakunahan, ganun rin sa mga nagnanais na magpa-booster shot. Ayon kay Pidoho Medical Officer 3, Dr. Miguel Paulo Bitao, patuloy ang kanilang paghihikayat sa mga di pa bakunado na magtungo sa mga vaccination sites sa lalawigan upang magkaroon ng proteksyon laban pa rin sa COVID-19. Paliwanag pa niya, libre at ligtas ang bakuna at sana aniya ay tangkilikin ito ng lahat ng pamilyang Mindoreño. Kayo po ay inaanyayahan namin na pumunta sa Bulwagang Panlalawigan para sa Provincial Vaccination Day. Ngayon po January 20, 21, 2022. Maaari po pumunta ngayon ang mga 18 years old at pataas para sa inyong first dose at booster shot. Bukas naman po ay inaanyayahan namin yung mga 12 years old at pataas para sa first dose, second dose at booster shot. As part of our Provincial Vaccination Days, ongoing din po ang ating bakunahan ngayon sa Nauhan, katuwang ang ating Oriental Mindoro Medical Society at sa Mansala. Tara na po at magpabakuna. Sa pinakahuling tala as of January 14, 2022, nasa 863,825 na ang total doses administered. Sa target na 70% ng population na 637,917, 452,028 dito ang tumanggap ng kanilang first dose. 411,797 ang nakakompleto na ng kanilang bakuna o 64.55%, habang nasa 22,448 naman ang mga fully vaccinated ang nabigyan ng booster shot.
Nagpapasalamat naman ang Provincial Health Office sa lahat ng kanilang mga naging katuwang sa pagdiraos ng Provincial Vaccination Days sa OMMS, MHOs, PNP, BHWs, PDRRMO at ganun din sa ilang mga volunteers. Panawagan ang pamalaang palalawigan sa lahat ng hindi pa nababakunahan na makiisa sa ginaganap na Provincial Vaccination Days at magkaroon ng proteksyon laban sa nananatiling banta ng pandemya. Tumataas ang kaso ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa lalawigan at bakuna pa rin nila ang mabisang depensa laban dito. Iniimbitahan po namin kayo na magpabakuna para mabilis natin maabot ang herd immunity bilang ambag sa isa't isa na makabalik tayo sa panahong di na tayo natatakot na magkaroon ng sakit ng COVID. Kung meron po tayong pamilya na hindi pa nababakunahan, anyayahin po natin sila na magpabakuna bilang proteksyon sa isa't isa. Tayo po ay magkaisa bilang isang pamilyang Mendoreño. Magbabalik po ang TVNet Weekend Report makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naglabas ang Department of Trade and Industry at Department of Health ang Memorandum Circular kaugnay sa pagbili ng mga gamot na maaaring bilhin ng individual o sambahayan.
Nakapaloob dito na lilimitahan ang pagbili ng flu medicines tulad ng paracetamol, carbocysteine at iba pa. Layo nitong maiwasan ang kakulangan ng supply at pagtaas ng presyo ng mga gamot. Nagpataw ang pamahalaan ng limitasyon sa bilang ng ilang uri ng mga gamot na maaaring bilhin ng isang individual o sambahayan kasabay ng patuloy na pagtaas ng kaso ng mga may mild coronavirus na naka-isolate o naka-quarantine sa kanilang bahay. Kaugnay dito, naglabas ang Department of Trade and Industry at Department of Health ng Memorandum Circular kaugnay sa pagbili ng mga gamot na pwedeng bilhin ng kada individual at household. Nakapaloob sa Joint Memorandum Circular No. 22-01 Series of 2022, lilimitahan ang pagbili ng flu medicine tulad ng paracetamol, carbocysteine at iba pa. Narito ang itinakdang limitasyon sa pagbili ng mga sumusunod na gamot. Ayon sa mga nasabing ahensya, layunin itong maiwasan ang kakulangan ng supply at pagtaas ng presyo ng mga gamot. Ipinag-utos sa mga retailer na maglagay ng paalala sa kanilang establishmento para maabisuhan ang mga consumer sa dami ng pwedeng bilhin gamot. Dagdag pa dito, nakasaad rin sa joint memorandum na ito na bawal ang online selling ng nasabing gamot maliban na lamang kung aprobado ito ng Food and Drug Administration o FDA. Magsasagawa naman ng DOH at DTI ng compliance monitoring at enforcement sa pamamagitan ng post-audit mechanism. Ang sinumang lumabag dito ay mahaharap sa kasong paglabag sa Price Act, Consumer Act of the Philippines at iba pang may kinalaman dito. Mayroon ng home isolation package ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa mild at asymptomatic COVID-19 cases. Ang naturang programa ay tinatawag na COVID-19 Home Isolation Benefit Package o CHIBP para ito sa mga miyembro na sumailalim sa RT-PCR test at asymptomatic o may mild symptoms ng COVID-19 na maaaring mag-isolate sa bahay. Mayroon ng home isolation package ang PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth para sa mild at asymptomatic COVID-19 cases. Ang naturang programa ay tinatawag na COVID-19 Home Isolation Benefit Package o HIBP para ito sa mga miyembro na sumailalim sa RT-PCR test at asymptomatic o may mild symptoms ng COVID-19 na maaaring mag-isolate sa bahay. Hindi kasama dito ang mga pasyenteng mayroong severe at critical symptoms. Ang home isolation package ay alternatibo para sa mga pasyenteng may COVID-19 pero ayaw manatili sa mga community isolation unit. Pero nais na makatanggap ng health support habang nagpapagaling sa kanilang bahay. Kasama sa package ng HIBP ang home isolation kit na naglalaman ng alcohol, thermometer, pulse oximeter, face mask, medicines at vitamins, daily teleconsultation ng hanggang 10 araw, patient education at referral sa high-level health facilities kung kinakailangan. Paliwanag naman ni PhilHealth Oriental Mindoro Chief Social Insurance Officer Neresa Reganit, ang magprofile ay ang accredited community isolation unit at hindi ang member dahil nangangailangan ito ng monitoring. Kailangan rin na may advice ng accredited facility ang patient at monitored ng birth o BHW na nakasasakop na barangay. Dagdag pa na po siya, sa kasulukuyan ay overwhelmed ang mga healthcare facilities kung kaya madami sa mga ito ay hindi maasikaso ang pagsusumite ng claim sa PhilHealth at hindi rin naman maipoproseso ng PhilHealth ang claim kung walang complete documentation. Naglabas ng Labor Advisory ang Department of Labor and Employment na naghihikayat sa mga employer na magbigay ng quarantine o isolation leave sa mga empleyadong close contact, suspected, probable o positibo sa COVID-19 base sa advisory ng DOLE kung maaari ay bukod ito sa existing leave benefits ng mga empleyado. Naglabas ng panuntunan ng Department of Labor and Employment o DOLE na may kaugnayan sa usapin ng isolation at quarantine leaves ng manggagawa sa pribadong sektor sa harap ng pandemya. Ayon sa Labor Advisory ng DOLE, hinihikayat ang mga employer na magpatupad ng isolation at quarantine leave program para sa mga empleyado. Hilihimok din ang mga employer na magsagawa ng consultation sa mga kawani o kinatawan nito para sa pagpapatupad ng naaayong benepisyo habang sila ay nasa isolation o quarantine na hindi kasali sa umiira na leave benefits sa ilalim ng polisiya ng kumpanya
o ng Collective Bargaining Agreement o CBA at iba pang labor laws. Nakasaad din ang paid o bayad na isolation at quarantine leaves ay dapat lamang nang walang pagkiling sa iba pang benepisyo na inilaan ng Social Security System o SSS at Employees Compensation Commission. Samantala, muling naglabas ng abiso ang Renato Reyes Hospital ng Bungabong na hindi na muna sila tatanggap ng admission sa looban na 5 araw simula at 18 hanggang 22 ng Enero. Ito ay dahil sa muli rin pagtaas ng kaso ng COVID-19 kung saan ay 12 kawanin ng naturang panggamutan ay nagpositibo rin sa nabanggit na virus. Dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19, maging samhanay ng mga empleyado sa isang pagamutan, naglabas muli ng abiso ang Renato Reyes Hospital ng Bungabong na hindi na muna sila tatanggap ng admission sa loob na 5 araw simula at 18 hanggang 22 ng Enero. Lahat anila ng may karamdaman na kinakailangan i-admit ay pansamantala munang ililipat sa mga hospital na respektibo at angkop na makatutugon sa sakit ng pasyente. Ang mga hakbang na ito, paliwanag pa rin ng pamunuan, ay para masigurong sa pagbabalik serbisyo ng kanilang mga kawani at muling pagbubukas ng mga serbisyong pansamantalang suspindido ay magagarantiyang ligtas sa kanilang pangangalaga ang kanilang mga magiging pasyente. Samantala, ang emergency o triage ay bukas 24 oras upang lapatan ng paunang lunas ang mga darating na pasyente. Ayon sa liham na ipinadala sa tanggapan ni Bungabong LG Malaluan, 12 hospital staff ang nagpositibo sa COVID-19. Kasalukuyang nasa isolation ng mga ito at nagpapagaling, habang ang ilan naman sa mga natitirang kawali ay nakatutok rin sa mga naka-admit na COVID-19 patients. Batay sa Bungabong COVID-19 updates, as of January 18, 2022, mayroong 18 aktibong kaso gamit ang RT-PCR test sa naturang bayan. 106 naman ang naitalang positibo sa antigen test at 502 ang gumaling, kaya naman dito pinapaalalahanan ang lahat na sumunod sa umiiral ng mga health protocols. Marami ang gumagaling, subalit marami rin na naitatalang bagong kaso sa lungsod ng Kalapaan na ngayon ay umabot na muli sa bilang na mahigit sa 200 ang aktibong kaso. Panawagan pa rin, sundin ang health protocols at maging responsabling mamamayan para sa pamilya at para sa bayan. Bagamat marami ang gumagaling, patuloy pa rin ang pagtaas ng bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 sa lungsod ng Kalapaan. As of January 20, 2022, base sa COVID-19 tracker ng lungsod, mayroong 37 nadagdag na bagong kaso. Dahilan upang sumampa na muli sa mahigit 200 ang aktibong kaso sa Kalapaan City. 3,086 ang gumaling, 131 ang namatay para sa kabuuang bilang na 3,431. Mataas rin ang bilang ng mga nagpo-positibo sa antigen test na itinatala sa probable case ng lungsod. Sa kasalukuyan na mayroon itong 223 kaso. Tuloy-tuloy naman ang pagbabakuna contra COVID-19 sa lungsod ng Kalapaan. As of January 20, 2022, nasa 201,595 na ang total vaccine doses administered. 105,105 o 102.99% ang total individuals vaccinated. 95,996 o 94.07% ang fully vaccinated na, habang nasa 8,824 naman ang nabigyan ng booster dose. Sa bilang na 95,996 o 94.07% na fully vaccinated, malapit nang makamit ng lungsod ng Kalapaan ang target nito na mabakunahan upang magkaroon na ng herd immunity. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chillin', there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good, and you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing, no more waiting. Alright, let's get this show on, come on.
Create wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Idiniklara ng Schools Division of Oriental Mindoro at Calapan City ang academic break mula January 17 hanggang January 22, 2022. Ito ay upang matiyak ang kaligtasan ng bawat empleyado at learners dahil sa pagtaas muli ng bilang ng kaso ng COVID-19 at pagsailalim sa Alert Level 3 ng lalawigan. Dahil sa pagdami ng bilang ng kaso ng may COVID-19 at pagsailalim sa Alert Level 3 ng lalawigan, idiniklara ng Schools Division of Oriental Mindoro at Calapan City ang isang linggong academic break mula January 17 hanggang January 22, 2022. Sa inilabas na memorandum ng DepEd Oriental Mindoro, inanunsyo nito ang academic break sa lahat ng pampublikong elementarya at sekundaryang paaralan dahil sa pagtaas ng COVID-19 cases sa lalawigan at upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng mga personnel at learners sa kanilang dibisyon. Ninilaw pa rin ng kagawaran na para lamang ito sa mga teaching at teaching-related personnel habang patuloy naman ang serbisyo ng mga non-teaching personnel. Ang physical na pag-uulat sa kanilang tanggapan ay hindi kinakailangan, ngunit ang mga school heads ay inaasahang on-call kung kinakailangan. Samantala, sinuspende naman ng DepEd Calapan ang klase at iba pang teaching-related activities sa naturang academic break. Kasama na ang lahat ng iba pang aktibidad sa paaralan, physical man o virtual online na kinabibilangan ng mga guro, mag-aaral at magulang. Base sa kanilang memo, ang mga school heads ay maaaring manatili sa kanilang mga stations kasama ang kanilang school-based non-teaching personnel o maaari rin mag-work from home at on-call kapag kinakailangan. Upang matiyak ang paghahatid ng mga serbisyo sa mga kliyente habang ang mga kaguruan ay nasa academic break. Samantala ay dineklara rin ng Mindoro State University ang isang linggong academic health break simula January 19 hanggang January 25, 2022. Nakapaloob sa inilabas ng memorandum na nasabing paaralan na kanselado muna ang lahat ng anumang klase gayon din ang mga gawain na dapat isagawa ng mga estudyante. Alinsunod sa anunsyo ng Commission on Higher Education sa lahat ng higher education institution, kasama na ang mga state universities and colleges, idiniklara na rin ng Mindoro State University ang isang linggong academic health break simula January 19 hanggang January 25, 2022. Nakapaloob sa inilabas na memorandum ng nasabing paaralan na kanselado muna ang lahat ng anumang klase, gayon din ang mga gawain na dapat isagawa ng mga estudyante. Pinapayuhan rin ang lahat ng mag-aaral na manatili sa kanilang mga tahanan upang makaiwas sa pagkahawa sa COVID-19. Hinihikayat naman ang mga faculty members na i-monitor ang kalagayan ng kanilang mga estudyante at gumawa ng kanilang kinakailangang instructional delivery adjustment sa susunod na linggo simula February 2 hanggang February 8, 2022 bago ang kanilang final examination schedule. Samantala, ang mga tanggapan sa kanilang paaralan ay patuloy ang operasyon ngunit hanggang 60% on-site workforce lamang ang pinapayagan habang pinapanatili ang alternative workforce arrangement. Samantala, dalawang ginang na umuwi ng Oriental Mindoro matapos mawala ng hanap buhay sa Maynila dahil sa pandemya ay nakatanggap ng tulong pangkabuhaya mula sa Department of Agriculture ni Maropa kasunod ng pagpapadala nila ng mensahe upang humingi ng tulong sa 8888 hotline. Apat na biik at kumpletong pakain ang natanggap ng bawat isa sa ilalim ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program. Narito ang report. Walong biik na nagkakahalaga ng 44,000 pesos at kumpletong feeds o pakain na umaabot sa 45,880 pesos ang ipinagkaloob na tulong pangkabuhayan ng Department of Agriculture sa dalawang ginang sa bayan ng Gloria, Oriental Mindoro, kamakailan sa ilalim ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program ng Pamahalaang Nasyonal.
Magkasunod na umuwi noong 2020 sa bayan ng Gloria Oriental, Mindoro mula sa kamay nilaan si Naginang Lineth Enriquez, 42 taong gulang, at Mylene Quiachon, 43 taong gulang, matapos mapabilang sa libo-libong nawala ng trabaho dahil sa pandemya. Sa kanilang pagdating sa lalawigan, problema ng kawalan ng hanap buhay at pantusto sa kani-kanilang mga anak ang hinarap ng dalawa na parehong solong magulang. Ayon sa kanila, isang kakilala ang nagsabi na maaari silang magpadala ng mensahe sa 8888 hotline upang humingi ng tulong pangkabuhayan. Bagamat walang kasiguruhan, naglakas loobaan nila sila sa pagbabaka sakali na mapansin at matulungan sila ng pamahalaan. Hindi naman sila nabigo matapos makatanggap ng tawag mula sa kawani ng Department of Agriculture upang alamin kung anong kabuhayan ang ninanais nilang matanggap. Sa pamamagitan po ng directives ng ating mahal na director, si Antonio G. Gerunjo, ang aming IDU head po, si Ms. Marieta Alvis, at ang ating Balik Provincia Bagong Pag-asa Program, si Sir Randy Pernilla, ay inatasan po tayo dito po sa mga staff sa Oriental Mindoro na mag-conduct ng field validation and interview po kay Ms. Mylene at kay Ms. Lynette. So, during validations po, nakita po natin na meron na po silang kulungan ng baboy at yun po talaga ang nais nilang livelihood assistance na magagaling po mula sa DA. Tumanggap ang dalawang ginang ng tig-apat na biik, tig-apat na sako ng hog starter feeds, tig-walong sako ng hog grower feeds at tig-apat na sako ng hog finisher feeds na may bigat na 50 kilo bawat sako bilang panimulang kabuhayan. Pinangasiwaan ang pagkakaloob ng mga naturang intervensyon ni na Oriental Mindoro Agricultural Program Coordinating Officer Coleta C. Quindong, Hazel Gardoze, Agriculturist 2, at Rico Mangubat, Agriculturist 1, mga kawani ng Institutional Development Unit ng DA Mimaropa, at ni Gina Lynn Pariño, Agriculturist 1, IDU at BP2 staff, katuwang ang Municipal Agriculture Office ng Gloria sa paumuno ni Municipal Agriculture Officer August Mantaring. Humingi po ako ng tulong sa 888 para magkaroon ako ng kabuhayan para mapag-umpisahan ko dito sa aming probinsya. Masayang-masaya po ako. Napakasaya ko po at may mapag-umpisahan na ako ng hanap buhay ko na hindi na ako maghahanap mag-uutang. Amin pong iingatan at sana nga po ay matagdagan pa po namin, mapalago namin yung binigay sa natulong sa amin. Papasalamat po ako sa napakalaking biyaya na tanggap ko sa araw na ito. Napakalaking tulong po nito para sa aking mga anak. At maraming salamat po. Samantala, bahagi ng responsibilidad nila bilang mga benepisyaryo ng programa na pangalagaan ng maayos at paramihin ng mga baboy. Ang dalawang ginang ay dapat na magkaroon ng matibay na ugnayan sa isa't isa, ganun din sa DA at Municipal Agriculture Office hinggil sa pag-aalaga ng mga naturang baboy. Department of Agriculture ay walang sawa kung tigil na nagkakalinga sa mga katulad na yan. So hindi lang sa mga Balik Probinsya or sa mga marami din mga farmers na tinutulungan. Sana itong apat na baboy ay maparami ninyo. Ito ay magiging katulungan nyo sa pag-aaral ng inyong mga anak. Sa huli, tumanggap rin sila ng iba't ibang binhi ng mga gulay na maaari nila mapagkakitaan at mapagkunan ng pagkain habang pinalalaki ang mga biit. Mula sa Department of Agriculture, Mimaropa, Mel Francisco, nag-uulat para sa TVNet Newsline. Tinanggap na ng 200 magsasaka at mga nagtapos ng kursong agriculture ang kanilang Certificates of Land Ownership Award mula sa Department of Agrarian Reform. Sumasaklaw ito sa 346 hectares na lupaing agrikultural na ipinagkaloob ng naturang ahensya na matatagpuan sa Barangay Alcate at Villa Cerveza sa bayan ng Victoria sa Mindoro State University. 200 magsasaka at mga nagtapos ng kursong agriculture ang nakatanggap ng kanilang mga Certificates of Land Ownership Award mula sa Department of Agrarian Reform. Pinangunahan ni DAR Undersecretary Elmer Distor ang pamamahagi nito sa mga agrarian reform beneficiaries sa bayan ng Victoria, kasama si Governor Romualdito Bonsdolor, Mindoro State University President Levy Arago at opisyal ng DAR Oriental Mindoro Provincial Office. Sumasaklaw ng nasa 346 na hektarya ng lupaing agriculture
Cultural ang ipinagkaloob ng naturang ahensya na matatagpuan sa Barangay Alcate at Villa Cerveza ng nasabing bayan. Lubos ang pasasalamat ng lahat ng benepisyaryo ng naturang proyekto sapagkat malakian nila itong tulong sa kanilang pagsasaka. Ayon kay Undersecretary Distor, ang lupain na ito ay pagmamay-ari ng minso na nakuha sa pamamagitan ng Executive Order No. 75 na nilagdaan ni Pangulong Duterte. Nagbibigay daan ito sa DAR na mapadali ang pagproseso ng mga nakatiwangwang at abandonadong lupaing pag-aari ng gobyerno na maaaring saklawin sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Ipinaalala pa rin sa mga benepisyaryo na ibinibigay ito sa kanila ng libre kung kaya't kinakailangan lamang nila na gawing produktibo ang lupa at mangyaring huwag abandonahin, isangla o ibenta ito. Maaari rin itong maipamana sa kanilang mga anak upang magpatuloy ang pagtatanim ng papakinabangan ng ekonomiya at matiyak ang food security ng bansa. Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin natin, like rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa buong isang linggo. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nung iparating sa aming programa, tumagbo lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan ng serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.